Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abad. Inshallah, bago tayo magsimula sa ating klase ngayong gabi ay binabati ko yung mga nakapag-umrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum sa al-a'mal. Inshallah. Yung mga, lalo yung mga balik Islam. Ito, pakita natin yung mga bagong muka. Oh. Mga pogi raw. Pakita rin ito, Khalid. Pakita rin. Masyaallah, masyaallah. Ito yung mga ano, bagong umrah. Ito bro. Masyaallah, masyaallah. Ito. Mga nagugupuan yan. Tapos nila magtawa. Masyaallah, masyaallah. Makintab pa nga yung ulo. Tingin ko sa camera. Tingin. Ayan, masyaallah. At syempre si... yung isa sa mga matit... magiging legendary ng Alnitra. Ayan. Binata pa yan. Binata pa yan. Binata pa yan. Kasama ko dyan. Tayyip. Ngayon mga kapatid, inshallah, ang pag-uusapan po natin ay ang kapangyarihan o yung power ng dua. Yung power ng dua, yung kapangyarihan ng dua. Si bro, mga balik Islam, ano ba yung ibig sabihin ng dua? Ang dua, kung isasarin mo ito sa Tagalog, ang malapit na kahulugan niya is yung panalangin. Magkaiba yung dasal sa panalangin. Tandaan natin, no? Magkaiba yung dasal sa panalangin. Ang dasal sa Islam is ito yung mga salita at kilos na espesyal. Nagsisimula sa pagsabi ng Allahu Akbar, takbir, at nagtatapos sa salam. So, yung dasal, hindi lamang salita, bagkus may kasamang katawan. Yan yung Allahu Akbar, kamay, yuyuko tayo, magpapatira pa. Yan yung dasal. Kasama yung katawan, may kilos siya. At yung panalangin naman, ito ay dua lamang. Nananalangin ka kay Allah. Humingi ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, lahat po tayo rito may mga kahilingan. At lahat tayo is mayroong mga pangarap. Ano yung topic natin, bro? Ahmad? Power of? Dua. Hindi power of duaya, ha? Bro Yusuf, hindi, ha? Hindi power of duaya. Bro. Damay sibilya. Hindi, ano? Hindi power duaya. Power of dua. Ang kapangyarihan ng dua. Iwala mga kapatid. Wallahi ladhim, iba ang nagagawa ng dua. Iba ang nagagawa ng dua, nakakatakot. Kaya nga, huwag tayong magsasalita ng isang bagay na walang kasiguraduhan. Mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi dahil hindi mo alam yung sinasabi mo is baka maging dua yan. Lalo na sa mga oras na ang panalangin ng isang tao ay katanggap-tanggap. Ano yung mga sandali na ang panalangin ng tao ay katanggap-tanggap? Halimbawa, between ng adan at ikama. Nag-adan na, tapos malapit na yung ikama, mga 10 minutes, 20 minutes, ganyan. Depende po sa masjid, salita ka ng salita, hindi mo alam, tinanggap na pala yung dua mo. At yung dua mo, hindi pa maganda. Kaya mag-ingat tayo, lalo yung mga magulang, kapag galit ang isang magulang, wag na wag ka magsasalita ng hindi maganda sa iyong anak. Dahil ang mga magulang, ang kanilang panalangin sa kanilang anak ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magsabar tayo sa ating mga anak at huwag tayo magsalita ng hindi maganda. May isang pagkakataon, si Imam Sudais, kilala niya sa Makkah, Sheikh Abdurrahman al-Sudais. At si Sheikh Abdurrahman al-Sudais, taga saan? Makkah. Hindi, taga Bukhariya siya. Bukhariya. Originally, mga Sudais, taga? Bukhariya. Dito sa Qasim. Naglalaro siya ng, ano, ng lupa, buhangin, ganyan. Tapos, pinapagalta ng nanay niya. Sinuway siya, bata pa siya. Sabi niya, ayaw magsalita ng hindi maganda. So ang sinabi niya, maging imam ko sana ng Makkah. Sa Masjid al-Haram. Ano? Maging imam saan? Sa Masjid al-Haram. Naging imam nga siya. At wallahi mga kapatid, ang panalangin ng isang tao is ang isang Muslim, ang isang sumasampalataya kay Allah, ang sabi niya sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang panalangin ng isang sumasampalataya kay Allah, ito ay tinatanggap ni Allah. Kaya ako, ikaw, lahat na nandirito, huwag po tayong malulungkot sa ating mga panalangin. Dahil ang ating mga dua, mayroon tatlong pupuntahan. Mayroon tatlong pupuntahan ng ating mga dua. Ang una, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, kung hindi ito ibigay kagad sa kanya ni Allah, matatanggap mo kagad yung panalangin mo. Nanalangin ka ngayon, mamaya-maya, nandiyan na yung dua mo. Ya Allah, sana tulungan mo yung problema ko, tanggalin mo yung problema na mayroon ako. Pasayahin mo ko Allah, pasayahin mo yung mga mahal ko sa buhay, nalangin ka. Wala akong pera, ya Allah, tulungan mo ako. Kahit anong kahilingan niya, manalangin ka. Mamaya-maya, ibibigay ka agad sa inyo, Allah. Yan yung panalangin mo. Yan ang dua ng isang sumasampalataya. Pangalawa, ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, so unahin natin, no, ang panalangin ng isang Muslim, ng isang sumasampalataya, tinatanggap yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At may napupuntahan yan sa tatlong bagay. Una,
tatanggapin kagad ni Allah. Pangalawa, yung ililigtas ka ni Allah sa kapahamakan. Paano maliligtas sa kapahamakan? Halimbawa nito, is naglalakad ka, tapos may mga banggaan na mangyayari. Okay, nag-drive ka, may banggaan na nangyari, hindi ka nadamay. Kumbaga sa harap-harapan mo, may car accident talaga. Patay yung mga nandyan. Lahat, aksidente. At ikaw, alhamdulillah, kasama yung pamilya mo, naligtas ka ni Allah. Wala nangyari sa anumang masama. So yun yung panalangin mo. Halimbawa, nag-aayos ka sa isang mataas na lugar, hindi ka, nahulog ka, pero hindi ka na, walang nangyari sa'yo, walang galos. Alam niyo yun, may mga ganun sandali eh. O di kaya nagkukuri, may inaayos ka na electrician ka, tapos sumabog yung kuryente, at walang nangyari sa'yo. Ligtas ka. Magsujud, syukur ka kagad kay Allah. Nagpasalamat ka kagad kay Allah dahil niligtas ka ni Allah sa kapahamakan. Ikaw at anong pamilya mo, niligtas ni Allah sa kapahamakan, yan yung dua mo. Yan yung panalangin mo. Diyan napunta ang iyong panalangin. Yan yung sinasabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayo, ang mga panalangin natin mga kapatid, is may napupuntahan. Hindi sefer, hindi nagiging zero ang ating mga panalangin. Kaya Bro Abdulaziz, inshallah, sino pang kasama? Si Brother Isa? At yung iba pang mga binata rito? Hindi, totoo. Totoo po mga kapatid, hindi nagiging sefer ang panalangin ng isang tao. Hindi nagiging zero. Ang pangatlo, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibibigay sa ni Allah ang iyong panalangin sa kabilang buhay. Na mas mainam pa. Bakit hindi binigay sa mundo? Dahil may wisdom si Allah. Maaring kung binigay sa iyo ni Allah ang iyong kahilingan, baka maligaw ka. 'Di ba? Maligaw ka o kaya makagawa ka ng kasalanan o yung kahilingan mo na 'yan dahilan upang ikaw ay mapahamak. Kaya nga ang sabi sa shi'r, ma kullu ma tatamanna al-mar'u yudrikuhu. Rubbam ri'in hatfuhu fima tamannahu. Ilan anya sa mga tao na nananalangin kay Allah, humihiling kay Allah, nagdudua para kay Allah, nangangarap ng isang bagay, at yung bagay na yan, hindi niya makukuha. Kasi lahat tayo, hindi naman nakagustuhan natin mabibigay sa atin. At ilan sa mga tao na nakamit nila ang kanilang pangarap sa buhay, ng kanilang kamatayan ay nandoon pala. May tao gustong-gustong umaman. Yan, naging mayaman siya. Nung naging mayaman siya, napagtripan. Inold up, pinasok ang bahay. Ano nangyari sa kanya? Patay. Kaya tayo mga kapatid, wag mong iisipin na hindi binibigay sa inyo Allah ang iyong dua. Tatlong bagay mapupunta ang ating panalangin. Una, ano yung una bro Amir? Yung ibibigay agad. Ibibigay kagad sa inyo Allah. Pangalawa, Abdulaziz? Niligtas sa kapahamakan. Niligtas ka nila sa kapahamakan. May mangyaring masama sa'yo, hindi ka mapapahamak. Yan yung panalangin mo. Ikaw at sa pamilya mo. Pangatlo, ibibigay sa inyo Allah sa kabilang buhay at mas mainam pa. Alaykum salam, Bro Adel. Ngayon mga kapatid, magbibigay ko sa inyo ng halimbawa ng dua. Mayroong isang doktor, tabib, jarrah, Pakistani siya. Yung surgeon siya na doktor. Yung doktor na ito mga kapatid, mayroong international conference, lahat ng mga kilalang dalubhasa sa bansa, may pagpupulong sila, conference, at kabilang siya sa mga naimbitahan. Ngayon, nung pumunta siya ng airport tapos umalis na, habang nasa kalagitnaan ng paglalakbay, may mga hindi maganda, nagkaroon ng malakas na ulan, kulog, kidlat, ano po, at nagkaroon ng landing na biglaan. Emergency landing. So, ipinaalam ito sa malapit na lugar. Tapos, yung doktor, nagmamadali talaga siya, tinanong niya yung mga nagtatrabaho sa airport, sabi nila, anong oras tayo aalis? So, ang sabi rito is 16 hours, after 16 hours, inshallah, kapag wala nang bagyo, wala nang kidlat, aalis tayo. Wala nang malakas na hangin, dilipad tayo. So, ang sabi ni Dr. Ishan, pangalan niya, Dr. Ishan, sa Arabic, no, ito yung pronounce, pero yung pagbigkas sa English, hindi ko alam. Kasi Arabic yung binabasa natin, at ito ay kwento at kilala yung kwento na ito, particular sa Pakistan. So, kahit yung mga ulama rito sa Saudi Arabia, lagi binabanggit yung kwento na ito. At ang iba sa atin, marahil, napakinggan na yung kwento na ito. Ngayon, ang sabi rito, 16 hours ako mag-aantay, ang sabi ni Dr. Ishan. At sinabi sa kanya ng trabahador, sabi niya, ya doktor, idha kunta fi ajala min amrik yumkinuka istijar sayara. Kapag ika ay nagmamadali na makapunta sa iyong lugar na gusto mong puntahan, mag-rent ka ng sasakyan, o kaya sumakay ka ng taxi, hindi pa aabot ng 3 hours, nandun ka na sa lugar na gusto mong puntahan. So sumang-ayon ng doktor. Imbis na sasakay sa
eroplano, mag-aantay ng 16 hours, anong gagawin niya? Hindi, baylan na lang, baylan. Ilang oras yung biyahe, bro? 3 hours na lamang. So, pumayag siya. At habang sila na sa kanilang paglalakbay, mga kapatid, pagkaraan ng ilang oras, eto, may nangyari na naman. Kasi nga, tag-ulan, may mga bagyo, may malakas na hangin, tapos may mga kidlat. Nagkaroon ng malakas na ulan. Biglaan, habang sila nasa paglalakbay. Ngayon, yung driver ng taxi, hindi nagpatuloy kasi baka bumaha, o di kaya madilim na panahon, makidlatan sila, magpahinga tayo sa isang lugar. Ngayon, nung nagpahinga sila sa isang sa isang lugar at sa isang bahay, may matanda roon sa bahay na yon kasi hindi naman siya malaking bahay, parang maliit na bahay lamang tapos walang kuryente. Tinawag siya na matanda, pasok kayo rito. Pasok po kayo at welcome sa aking tahanan. Ayon sa kanilang lingwahe. Tayib. Tapos, pumasok si yung doktor na ito. At yung doktor na ito, humingi ng sabi niya, o inang, o lola, sabi natin, meron po ba kayong cellphone dyan? Maaari po bang makihiram? At tawagan ko yung kung saan siya pupunta ang lugar. Ang sabi ng matandang ito, napatawa siya, sabi niya, ay, telephone niya, wala di. Anong cellphone ang hinihingi mo, aking anak? Ala tara, ay na aunt, hindi mo ba nakikita kung nasaan ikaw? Huna, la kaharuba. Ito yung bahay namin, walang kuryente. Wala televisyonat. Wala ring TV. Tapos hingi ka ng cellphone para ibig sabihin, mahirap talaga yung matandang babae. So, sabi niya, wala kaming cellphone na yung hinihingi. Dave, sabi ng tafadal istarih. Khudli nafsik, finjan, shay, sa akin. Pahinga ka at uminom ka ng mainit na tea, shay. Humingi ka ng mainit na shay at kumain ka ito. Ilan yung kaunting pagkain ito. Kumain kayo. So, tinanggap yung alok ng matandang babae at uminom ng tea, mainit na tea. At kumain. At pagkatapos nakita niya matanda na... Kumbaga, na agaw pansin sa kanya matanda na nanalangin, nagdudua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At meron siya nakitang bata na nakalatay, nakiga lamang, na hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw yung bata na ito. Parang akala niya, tulog o nagpapahinga yung bata na yon. At yung matanda, nakataas yung dalawang kamay, nagdudua kay Allah, dua ng dua, araw-araw, ganun yung ginagawa niya. At hanggat sa matapos yung panalangin ng babae at nagdasal siya, sabi ng lalaki, Wallahi, akhjalani karamuk. Wallahi, sumpaman kay Allah, nahiya ako sa iyong ugali, sa iyong kabutihan sa amin. Pinakain mo kami, kahit ganito yung tahanan mo, pinagsilbihan mo kami bilang iyong basita. Anong ugali ang mayroon ka, napakabuti mo, ang sabi ng doktor. So, ang sabi ng matanda, ya wala di o aking anak, amma ant ibnu sabil, usi, awsaka Allahu bik, wa amma da'autani, faqad ajaba Allahu. So, ang sabi rito, sa itatagal na natin, o ikaw ay isang manlalakbay. Ikaw ay isang manlalakbay. At si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dinala kanya sa akin dito, kaya pinaglingkuran kita. No? Kumbaga, tadhana yung pagpunta mo rito sa aking tahanan. Tapos tinanong niya, anong meron sa panalangin mo na ikaw nagdudua? Lagi ka nanalangin kay Allah. Kasi nakita niya, umiyak yung matandang babae nagdudua. So ang sabi ni nung matandang babae na ito, lahat ng aking panalangin binigay sa akin ni Allah. Lahat. Lahat ng aking kahilingan. Kahit simple lamang ang buhay ko, pero masaya ako at nakukontento ako kung anong meron ako. At pagkatapos, sinabi nung matandang babae ito, lahat ng panalangin ibinigay sa akin ni Allah, maliban na lamang sa isang dua. Sabi nung doktor, ano yung panalangin na yun? Nakita niyo yung bata na yan? Yung bata na yan is, siya parang paralyzed siya, may sakit siya. At yung nanay niya, tatay niya, patay na. Kumbaga, ulila yung bata na yun. At dito sa aming baryo, sa aming lugar, sa aming syudad, is walang ni isang doktor ang may kakayanan na pagalingin siya. Sumuko yung mga doktor dito. Pero meron silang hinabilin sa akin, nagkaisa yung mga doktor dito, na mayroong doktor dun sa malayong lugar. Ang pangalan niya, Ishan Doktor, yung surgeon na doktor na yun. Siya lamang yung may kakayanan para pagalingin yung bata na ito. Yun lamang. So, napatakbir yung sabi niya, Allahu Akbar. Sabi niya, o inang, si Allah Subhanahu wa Ta'ala dinala ko para sa inyo. Ako yung doktor na inyong hinahanap. Napaiyak yung matandang mabait, napaiyak din si doktor. Ang sabi ng doktor, pinahinto ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung paglipad ng eroplano.
nagpadala siya ng mga bagyo, ng ulan, ng kidlat, para lamang dalhin ako sa iyo rito. Para lamang makilala ka. Kasi nga, wala eh. Mahirap yung matanda mabae, walang pera. Hindi rin makapunta sa lugar na yon. At hindi alam paano makakontak yung doktor na yon. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, walang imposible. Sa linis ng iyong puso, kapag malinis ang puso mo, tandaan mo palagi, ibibigay sa inyo Allah ang iyong kailingan. At yung tatlong bagay nating sinabi kanina, yung tatlong bagay nating sinabi kanina, doon na pupunta ang panalangin ng isang sumasampalataya. At meron pa tayong isang, yung isang kwento, at meron tayong isang kwento rin dito. Ito ay kwento ni Imam Ahmad bin Hanbal. So lahat tayo kilala natin si Imam Ahmad bin Hanbal, hindi po ba? Si Imam, bro, si Imam bin Hanbal, isa po siya sa mga scholar ng Islam, no, sa mga balik Islam. Kilalang pantas na napakaraming libro ang kanya na isulat, at ito ay hanggang ngayon pinapakinabangan ng mga Muslim sa buong mundo ang kanyang libro. Isa sa kilalang imam sa Islam, isang scholar. Habang siya naglalakbay, sumapit yung gabi at napadala siya sa isang maliit na baryo. Gusto niya magpalipas ng gabi. At hindi niya sinasabi sa mga tao, syempre na ako si Imam Ahmad bin Hanbal. Hindi niya sinasabi yun. Pagpapa, kumbaba. Ngayon, kapag may tao, kilalang tao, popular na tao, mayaman na tao, may kapangyarihan na tao, sasabihin niya kaagad, ako si ano pala, si ganito, ganyan, si fulan. At ngayon gabi, kailangan ko ng matutulugan, kailangan ko ng bahay, sino sa akin yung tatanggap? Magpapakilala ka agad. Pero si Imam Ahmad bin Hanbal, hindi niya ito ginawa. At sa panahon niya, kinikilala siyang imam at sheikh. Malaking scholar siya sa panahon niya. Hanggat sa nakita siya ng masjid, so inantay niyang, sabi niya sa kanyang sarili, dito siya magpapalipas ng gabi sa masjid na ito. Nung humiga na siya, sinipa siya ng ano, nung hindi naman malakas na sipa, parang pinaalang siya, sabi sa kanya, hindi ito tulugan yung masjid na ito, yung guard, yung bantay sa masjid. So, umalis ka, kasi hindi tulugan yung masjid eh. Ang ginawa ni Muhammad bin Hanbal, sabi niya, hayaan magpalipas ako rito. Kinausap niya, nakiusap siya. Manlalakbay ako, wala akong tirahan. Hayaan mo magpalipas ako ng gabi sa masjid na ito. Magpalipas ng gabi. Hindi niya sinabi na siya si Imam Ahmad bin Hanbal. Kapag sinabi niya siya si Imam Ahmad bin Hanbal, papayagan siya matulog doon. Hindi lamang papayagan, baka ihanap pa ng magandang bahay, pagsisilbihan, bibigyan ng pagkain at inumin. Alam niyo yun? So, inantay niya umalis yung, ano, yung bantay at humiga sa gilid ng pintuan ng masjid. Doon siya nagstay. Humiga, magpapahinga ron. Binaligan uli siya ng Haris, yung guard, yung bantay ng masjid. Sabi niya, bawal nga matulog sa masjid. Hinila siya palabas. Tinulak. Subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal. Sheikh, matanda na siya. At malawak ang kanyang kaalaman sa Islam. So, sa mga kababayan natin, yung turi sa kanya, sa panahon niya, alam niyo yung Pope sa Christian? Yung mga Pope sa Christian, di ba? Yung mga Papa, kung tumagin. Santo Papa. Mas mataas pa sa kanya, sa Islam. Mataas pa yung level niya, ibaitang niya sa Islam, at kinikilala rin siya ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano sa panahon niya, na siya ay si Imam Ahmad bin Hanbal. Muslim, Hudyo, Kristiyano, kilala siya. Pero hindi niya sinabi sa sandaling ito na ako si Imam Ahmad bin Hanbal, bakit ginaganyan mo ako? Kasi wala naman kwenta yung katayuan, kung sino man tayo. Ang pinaka, ang basihan, ang tinitigan ng Islam sa atin, ang ating puso at ang ating mga gawa. Ating puso, ang ating gawa, hindi ang ating kaalaman, hindi ang ating posisyon sa buhay, ang kapangyarihan. Ano, ang titingnan sa atin, yung ating puso at ating mga gawa. So, may napadaan na ano, na khabaz. Yung khabaz is panadero. Napadaan yung panadero, nakita niya yung kalagayan. Sabi niya, gagawin kitang panauhin, o ikaw na matanda, o ikaw na sheikh. Gagawin kitang panauhin sa aking maliit na tindahan, kasi panadero siya, may maliit ako tindahan, dun ka magpalipas ng gabi. So binigyan niya ng pagkain, ng inumin, yung sheikh na ito. Hindi niya kilala siya si Imam Ahmad bin Hanbal. Tapos, nagpahinga si Imam Ahmad bin Hanbal, at habang, alam niyo mga panadero, anong oras gumagawa ng tinapay yung mga panadero? Daling araw. So nakita niya, yung matandang, yung panadero na ito, bawat masa niya, astagfirullah. Ano sinasabi niya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. So ito yung sinasabi niya, astagfirullah, astagfirullah. Bawat masa ng ano, ng arena, astagfirullah, astagfirullah. Tapos tinanong, napansin ito ni Ahmad bin Hanbal sa oras na ito, at kinaumagahan, tinanong niya. Sabi niya, napansin ko sa bawat masa mo ng arena, ikaw ay nagsabi ng astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ano yung nakuha mong resulta? Ano yung nagbunga sa iyo ng pagsasabi ng astagfirullah? Sabi niya, walang panalangin na hiniling ko kay Allah, liban na lamang na ibinigay sa akin lahat ng kailangan ko. Ay, hindi sinabi niya, lahat ng kailangan ko ibinigay sa akin ni Allah, maliban na lamang sa isang dua. Sabi niya, ano yun?
ang makita ko ang imam sa panahon na ito, si Sheikh Ahmad bin Hanbal. Napatakbir si Imam Ahmad bin Hanbal. Sabi niya, Allahu Akbar. Ako si Imam Ahmad bin Hanbal. Sa sandaling ito, nagpakilala na siya. Bilang ano, para maging masaya yung nag-ikram sa kanya. Ako si Ahmad bin Hanbal. Pinakilala niya kanyang sarili. Dinala ako ni Allah sa iyo. Dahil sa iyong dua. Sa istighfar mo. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na ng Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa dila ni Propeta Nuh alayhi salam, at sinabi ko sa inyo na humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon. So yung paghingi ng kapatawaran, dahilan upang matanggap ang ating mga dua, ang ating mga panalangin. Istaghfiru rabbakum, humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon. Ano yung resulta niya? Yursilus sama alaykum idrara. Magpapadala si Allah ng ulan. Kapag tag-init, matagal hindi umulan, sa paghingi ng kapatawaran kay Allah, bababa ang ulan. Wayumdidkum bi amwal. Paparamihin ni Allah ang inyong mga kayamanan at inyong mga anak. Ayan, kapag may mga kapatid tayo nahihirapan magkaanak, ang sabi ng mga ulama, Astaghfirullah. Kapag naghugas ka ng plato, istighfar. Bro Yusuf, ha? Pag naghugas ng plato, naglalaba, istighfar tayo. Yan, totoo, sa lahat. Istighfar kayo, mga kapatid. Paramihin yung istighfar. Istighfar kayo. Yursil sama alaykum idrara. Kuyumdib kong bi amwal, wabanin, yung mga gustong imaman, lahat tayo rito, OFW. Kayo pala, no? Yung mga kapatiran dito, OFW. Istighfar kayo, bro. Hindi mo alam yung istighfar mo, paano ka payamanan ni Allah. Isang beses, taufikan ka ni Allah. Baka makaisip ka ng isang negosyo na papatok sa mga Arabo, magtayo ka rito sa Saudi Arabia. Biglang yaman mo. Ang problema, pag yaman, baka kalimutan mo yung mga kapatid sa Estera al-Nikra. Hindi, totoo mga kapatid. Iba ang power ng dua. Ito yung sinasabi sa banal na Quran at sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ. At si Allah subhanahu wa ta'ala, bibiyaan niya kayo ng mga hardin, yung mga pananim natin, paparamihin niya ni Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga ilog. Yan ang kapangyarihan ng dua. At sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, الدُّعَى وَالْعِبَادَ. Ang panalangin kay Allah, yan ay pagsamba sa Kanya. At si Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal niya yung isang taong nagpupumilit kay Allah, tanggapin mo ang aking panalangin. Ya Allah, yung makulit, alam niyo, ya Allah, hindi nagsasawa. At ayaw naman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong hindi nananalangin sa Kanya. Hindi nagtataas ang kamay at hindi nagdudua. Kaya bawat isa sa atin dito magdua, at pagkatapos magdua. At ipanalangin natin ang mga kapatid natin ngayon sa Palestine na nangailangan ng ating mga dua. Yung mga kapatid natin doon na yung mga bata na pinapatay, pinapasabog sa kanilang bahay, yung mga matatanda, babae, matanda, subhanallah, pinapatay. At hindi lamang yan, yung mga kababaihan din, ganun. Kinukuha yung kanilang ari-arian ng mga Hudyo, ng walang karapatan. Dahil sa sila ay mga, sila ay mga Muslims. Mga kapatid, pakinggan nyo po yung sinasabi. Kaya nila ginagawa yan, dahil nakasaad yan mismo sa sa kanilang Biblia, yung ganyang gawain. Hindi bro, sa mga hindi Muslim o sa mga bago Muslim, nakasaad po yan sa Biblia. At kanina, tinalakay ko po yan, nag-lecture ako kanina. Ang sabi sa Biblia, patayin ninyo yung mga matatanda. Kapag lulusog kayo sa isang lugar, matanda, babae, bata, huwag kayong magtitira kahit sino, patayin nyo kapag hindi sila susuko sa inyo. Ayon sa nabasa natin kanina. Sabi, at lahat ng ari-arian dyan na may pakinabang sa inyo is pagmamayari ninyo. Base sa salita ni Yahweh sa kanilang Panginoon. Anong kasalanan ng bata? Bakit papatayin? Diba? At marami pong mga pagpatay na nakasaad sa Biblia na inutusan silang gawin yan sa mga tao. Kapag hindi sumunod sa kanila yung isang bansa o isang lugar na gusto nilang sakupin. Kaya siguro ganyan yung ginagawa sa mga kapatid natin sa Palestine. Ang katotohanan yan, sila yung may-ari niyan eh. Pinatira na lamang yung mga Hudyo dyan ng ilang taon. Kumbaga, kinupkup sila mula sa Europe. Kasi pinapatay sila sa Europe eh. Sa panahon ni Hitler, inaapi sila ron. Ngayon, dinala sila ron. Ilang pamilya sa Palestine at binigyan ng lupa, maliit na lupa, kasunduan mula sa England, napatirayin sila, bigyan sila ng karapatan dyan. Maliit lamang, tinanggap sila ng Palestine. Pero kalaunan, ano yung ginante? Yan. Yung ginagawa nila.
Diba? Kaya mga kapatid, inshallah, ipanalangin po natin sila ron. Dua. At ang sabi sa hadith, man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minna. Hindi kabilang sa amin ang tao na hindi nagmamalasakit sa kanyang kapwa, sa kanyang umma. At sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hindi magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo hangga't hindi niya naising mahalin ang kanyang kapatid tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaya inshallah mga kapatid, ha, yung mga dua nyo, bid nila, huwag kayo mawala ng pag-asa. Tanong. Ano yung bro Amir? Anong pinakamagandang panalangin? Yung nakasudyod o yung nakatayo ka nakataas ang kamay? Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sa mga nanonood sa atin, ang tanong, ano daw yung pinakamainam na sandali pag tayo magdudua? Nakatayo tayo, nakataas ang kamay, o nakaupo, nakataas ang kamay, o di kayo nakasudyod. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih fa huwa sajid fa aktharu fihi du'a. O kama kal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalapit na sandali ang isang tao, pinakamalapit na siya sa kanyang Panginoon habang siya ay nakasujud. Kaya paraminin yung inyong du'a. Kaya kapag nakasujud tayo, magdu'a tayo na magdu'a. Sa bawat sujud, no, hindi lamang sa huling sujud, kasi may mga tao nagdudua lamang na marami sa last sujud. Hindi, mali po yung ganun. Kailangan sa umpisa pa lamang magdua ka na. Pangalawang sujud, magdua ka na. Pangatlong sujud, magdua. So sa bawat sujud, yan yung sandali na ikaw ay malapit kay Allah, kaya magdua ka na magdua. At alalahan din natin yung mga oras na ang dua ng isang tao ay katanggap-tanggap kay Allah. Yung ikatlong gabi. Ito yung mga siguro bago sa atin yung ikatlong gabi na tinatawag, lalo sa mga bago Muslim. Ang gabi po kasi yung magdamag, paglubog ng araw hanggang pagsikat nito, is mayroong tatlong gabi yan. Nahati sa gabi. Unang gabi. Paglubog, unang gabi. No, paglubog na yung araw, yan ay unang gabi. So, hatiin mo sa tatlo yan. I-divide mo sa 3 yung gabi. So, yung unang gabi, sabihin natin, sa magdamag, sa maggabi, is mayroon siyang 12 hours. O kaya, sabihin natin 12 hours. Para hindi tayo mahirapan. So, ilang i-divide mo sa 3 yun? No? Hatiin mo sa 3 yun, yung 12 na yun. Halimbawa, yung maghrib, yung paglubog ng araw is 6. So, yung unang gabi hanggang ano oras? 10. 10. Yung pangalawa? Hanggang 2. Yung pangatlong gabi, mula 2 hanggang Fajar, yan yung? Last. Ikatlong gabi. So, yan yung sandali na si Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi sa kanya, sino man ang hiling sa akin, tutugunan ko kanyang kahilingan. Sino man ang hingi ng kapatawaran sa akin, papatawarin ko kanyang kahilingan. Yan yung sandali. Kaya magdua tayo dyan at magsala ng tahajjud. At hindi lamang yan, between adhan and nakama, ang dua ng isang Muslim ay katanggap-tanggap. Bago mag-iftar. Ano? Bago mag-iftar. Kapag tayo ay fasting. At kapag yaumul jumaah, bago lumubog yung araw. Kapag tayo ay maglalakbay. Yung dua, yung panalangin ng ating mga magulang para sa atin ay katanggap-tanggap. Kaya magdua lang, humingi tayo sa kanila. Sabihin nyo, o inang, o nay, sabihin nyo, gusto ko na po mag-asawa, bro. Tulungan nyo, ipagdua nyo kay Allah na mapag-asawa ko. Hindi, sa to mga kapatid. Gawin nyo yan. Ang dua ng manala ng mga magulang ay katanggap-tanggap. At, so yun po. Yun lamang yung kasagutan natin, bro Amir. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.